Yes! Maligayang pagbabalik sa ating Abang Reacts. So, itong react natin to mini-series na isang sikat na fast food chain in light with Valentine season. So, mga hindi pa nakakaalam na itong Abang Reacts, magre-react lang kami sa mga videos na nakita namin na in trending or might pique your interest. So, introhan ko na. Ito na ang Abang Reacts. All right. kasama ko nga pala si Intro Boy JC at inyong Tito PG. Ako po ang inyong lingkod, si Kiapat. I-share ko na ang ating unang series. Joy. Mag-aakalang I could find love at this time. Nangyari. Lockdown is extended nationwide. Everyone is advised to avoid contact. Ngayon pang malayo sa lahat, laging mag-isa. Pero somehow, I found you. Hi, miss. Do you need help? Yun, ay, pag-uwan niya na. Alam niya. Pag-uwan mo sa tenga. Alam na. Hi. May halong kilig na yun. Pag ganun, no? Oh my God. Siya ulit. Salamat, nandyan ka. Someone filled with so much joy. Yung nag-push sa akin beyond my comfort zone. At habang nakikilala pa. Dora? Aray, si Dora. Kulay pink din. Backpack na lang kulang. Tsaka si Swiper. Mga Joshua talaga, oh. So tonight, I celebrate finding that someone. Siya yung delivery boy. Huwag mong sabihin siya yung delivery boy. Jollibee delivery for this Mara. The someone who was in me all along. Someone braver. Stronger. Imagination lang pala niya yun. Do you need help? No, imagination. Yes, thank you. Si Jollibee pala yung tinutukoy. Tama ba? Hindi, siya lang. Siya lang. Nga pala, Mr. Hindi. Yung tinutukoy niyang ano. Someone? Na nandiyan ka, si Jollibee. More loving. Dahil na-realize ko, I can give joy to others more. When I give myself the care and the love that I deserve. Single lang siya. Hindi. Oh, pero single siya. Hindi siya. Hindi naging sila pa. Ito ano to, one of the less dramatic commercials ng Jollibee. Yung expectation ko kasi sa Jollibee, yung talagang tearjerker talaga ng mga commercials nila, like mga family, parents, ganun lagi, kapatid, tapos ito medyo okay for siguro for empowering people who are parang yan, exactly, parang nagmumukhang needy.
pagdating sa Valentine's, parang kulang na lang ilako nila yung sarili nila na parang, ay, single ako, ganito, tatlong taon na akong walang sex, ganito, ganyan, ganon. Naka-argue na yun. Hindi, ang point is, parang, alam mo yan, nakaka-cringe. Nakaka-cringe pa rin na parang, ano naman kung single ka, hindi ba, pinanganak ka namang single eh. Wala namang pinanganak na may jowa agad eh. Mm-hmm. Diba? Parang, why be so needy? Or hindi lang siguro ako, yun, siguro personally, hindi ako masyadong... Hindi ako masyadong tolerant about people na parang sobrang parang needy of mm-hmm. other people. Parang laging nakadepende sa ibang tao for self-value, self-worth, parang ganun. Parang mas gusto kong mang-empower ng tao na in the same way, like yung sinabi ni Jollibee na hindi niya kinailangan ng ibang lalaki to find her worth, di ba? Yun nga yung unang-unang intro na parang, ano nangyari? Na parang ang ganda niya, tapos biglang, ano nangyari? Yung una pala medyo hindi siya ganun ka-vibrant, hindi siya ganun ka-ano, pero, and yet, sa sarili lang niya, di ba? She didn't need to have somebody para lang ayusin yung sarili niya. Yung gulong, tinanggihan pala niya yung lalaki. Tapos yung gripo, nag-DIY pala siya. Tapos yung mga activities na ginagawa niya, it was all along, parang video lang pala, or with her family. So, parang yung guy, pumasok na lang dun sa dulo na parang, okay, extra siya na, okay, meron pala siyang interest pa rin dun sa girl, pero hindi kinailangan ng girl nung guy para maging maganda or para magpaganda or para i-improve yung sarili niya. Hindi related yung love life sa improvement or sa ano niya. Exactly. Baga ano, love yourself. Correct. Tama yun. Buuin mo yung sarili mo para pag may nagmahal sa'yo, makikita yung buo na sarili mo. Kayo ano, yung stronger you, di ba? Yung pinakita kanina, yun nga, tinanggihan niya yung lalaki. Kumbaga, without the help of anyone, kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Hindi mo kailangan sumandal. Pwede ka sumandal, oo. Pero, syempre, initially, kung kaya mo naman gawin, di ba? May kilala akong alpha woman din na ano, kayang mag, ano lang, sasakyan by herself. Parang may kilala akong ganun. Parang taga, ano, taga Lucena. Oo. Shout out nga pala. Shout out, Miss Evan. Shout out sa ano, sa lahat ng mga INDEPENDENT. Do you know what I mean? Then, mga independent women, single dad, single mom. Oh, the single ladies. Correct. Sa lahat ng mga taong kinakayang itaguyod yung sarili nila without having to depend or look for partner para lang magawa yung mga bagay-bagay. I mean, don't get us wrong, guys. Masayang magkaroon ng partner. Masayang magkaroon ng tamang partner. Tamang yun lang partner. Yun. Yeah. Yun yung keyword doon, yung tamang partner. Kasi useless yung magkaroon ka ng partner for the sake of having a partner, for the sake of may makasama ka sa Feb 14. Mas maganda pa rin kung yung tamang partner yung mapupunta sa'yo. Kasi hindi lang Feb 14 ang sasaya sa'yo. Araw-araw mo sasaya. Iyon, no? Oo. Kasi ano yung pre? Kumbaga, eto, in a deeper sense na lang din, maghanap ka ng partner na pang long term, hindi yung pang short term, di ba? So, i-ready mo yung sarili mo sa mga ganung bagay. Depende pa rin. Eh, kung hindi ka ready sa ano, long term, short term ka muna. Depende sa prinsipyo mo, di ba? Depende sa priorities mo yan. Kasi kung ano, kung ayaw mo naman lang ano talaga, matagalong commitment, pero gusto pa rin na may tama, pwede kayo. Pero kailangan mutual yan. Alam nung other ano party na... May kilala akong ganyan eh, na nung tinatanong namin sila, tagal-tagal nyo na. Ba't di pa kayo mag-settle down? Hindi kayo magpakasal. Kasi malinaw sa kanilang dalawa na they're not into getting themselves committed, tapos ano, ganito, ganyan. Pero, kumbaga, yun din yung nagpahaba sa relasyon nila, na pareha silang takot na mawala yung isa't isa. Kasi, dahil nga hindi sila kasal at wala silang
marriage contract or kasulatan. At any point na sabihin, at any point na sabihin ng isa, ayoko na. Ayoko na. Tapos, 'di ba? Tapos. Eh dahil takot sila mawala 'yung isa't isa. Na ang alagaan nila 'yung relationship nila o kung ano man 'yung meron sila. And it serves them well. So kung nag-work sa kanila then okay, 'di ba? Pero dun sa iba naman parang iba naman 'yung nangyari na parang tagal-tagal na namin, tapos walang nangyayari, mukhang wala naman siyang planong pakasalan ako, ganito ganyan, mahal naman namin isa't isa, blah 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 blah. Things fell apart para sa kanila. So baka hindi sila 'yung para sa isa't isa. So, kaya wala talaga sa tagal niyang relasyon, no? Correct. Ni Lloyd, ni ano pala. Sino nga ba yung nagsabi? Sidekick niya dun? Si ano? At, si Ketchup? Si Ketchup ba yun? Si Janus. Sorry. Pagkarayos kasi namukahin dalawa eh. Pero wala kasing ano sila, no? Best friend. Sidekick. Tama naman din yan. Whatever works for you guys. Kung yes. Mutual understanding yan. May mga kilala rin ako na kasal na sila pero both of them, mutual relations, mutual understanding and agreement nila na ayaw nilang magkaroon ng anak. Oh, kahit na kaya nilang magkaroon. May ganun. May kilala rin kami ganun. Masaya ayon, naman sila, sila. Diba? Ayaw na naman. Kaga parang pareha sila ng pananaw nila yung ating pareha sila ng pananaw na parang very limiting lang ang pagkakaroon ng anak. So whatever works for you guys. Ang importante diyan, mahanap nyo yung tamang partner. Yung word na tamang partner para sa inyo. Tama. Kumbaga, since ganun ang paniniwala mo or ganun ang belief mo, kailangan mo makatagpo ng partner na ganun din ang belief or nire-respeto yung belief mo. Not necessarily parehas. Oh, exactly. Pwedeng compliment kayo. Like kung ano yung butas mo, yun naman yung kaya niya punuan. Panapal mo. Pwede namang parehas talaga kayo. Parehas kayo kung ano yung gusto mo ulam, yun din gusto mo, gusto yung ulam. So wala kayong pag-aawayan. Kasi parehas kayo eh. Nagkakaintindihan kagad kayo. Hindi kayo mag-aaway over ang gusto mong kainin. Ay, kahit ano. Ikaw na bahala. Tapos pag pumili ka. Ayaw. Bakit yan ang in-order mo? Sabi mo kahit ano. Mag-book natin yan, ha? Nakahanap ka lang ano, taong ayaw ng pickles pero ikaw gusto mo, ang saya mo nun. Walang kalaban ano. yung allergic sa balat ng Chicken Joy, sa lahat ng balat nun. More. Tuloy na natin to. Series naman to eh, tatlo na kita ko eh. Next. Love, can you hear me? What do I think of long distance relationships? Definitely not for me. I mean, is it even a real relationship? Erica? Oh? Let's see. Sige, sunod ako ah. Sige. Kailan na naman tayo? Walang trust. Dahil wala kang pinanghahawakan. And no matter how often you talk, it's just talk. Walang actions. At pagkatapos ng lahat ng to, mag-isa ka pa rin. Kaya ako, I promise myself, never ako magkaka-LDR. Ikaw na. Baduy lang to eh, nababaduyan ako dito. Saan? Yung background music. One and only you. Oh, parang kaya ni Edgar ginamit. Ayaw sa gusto ko. Nagka-LDR ako. Lockdown relationship. Lockdown, puto. Sino ba yung girl na comment sa post mo? She's just a co-worker. Why? So there's nothing to worry about. I love you. Hindi ko kaya. Ayoko na yata. Paano ka magmamahal kung hindi kayo nagkikita? I miss you. Lalo kung nasanay ka nang laging nandyan siya. I miss you. Kakapit ka lang. Nakarelate na rin siya.
Lalaban ka lang. May Jollibee delivery po kayo? Uy, may note. Our favorite meal. Wear your favorite dress though. Oh. Surprise, babe. Yun naman, babe. Yun, si babe. Cheers. Walang Sunday. Cheers. Wala, kulang, kulang. Kulang. Kailangan ko yung Sunday. You have the stats. Take one step away, and I find myself coming back to you. Kasi diba, ganun ang nagmamahal. Kahit malayo, kahit mahirap, ang mahalaga, pipiliin at pipiliin mo pa rin siya. Una sa lahat, ayoko ng ganong condo unit. Wala akong privacy. Sabi na eh. Hindi uubra sa kanyang ganong condo unit. Hindi, kadalasan naman kasi may ano yun, curtain spread. Ano, makikita ng mga kapitbahay mong judgmental yung ginagawa mo. Baka umaalog lang yung balikat mo kung ano-ano na pinagchichismis. Aninol pa lang yung maalog. Maalog lang yung balikat mo, nagbobomba ka lang pala ng balon para sa birthday ng anak mo. Baka kung ano na chinismis, alam mo naman Pilipino. Ayun. Pangalawa, pero medyo keso yan ha, medyo keso. Ayoko lang ng ayoko lang ng background music talaga. Yun lang naman. Ito naman ipagpaubaya mo na sa kanila yung background ng parokya. Wrong move. Wrong move ba? Hindi kasi one and only yung nga kasi nga LDR nga kasi. Distance needs nothing. Siya at siya daw ang pipiliin. Sige. Pero legit yung mga tanong niya yung first part. Naaliw ko sa mga tanong niya ng first part. Yung mga kino-question niya yung LDR. May point yun. Kumbaga, sabi nga ni paring Manu. Hit or miss. Hindi, ang LDR does not work unless it does. So again, it's a matter of finding yung tamang partner para sa'yo. Tama in a sense na kaya kang i-commit kahit pa LDR kayo. Tama in a sense na minsan kasi hindi siya, wala kasing standard pagdating sa pag-ibig eh. Sa totoo lang, yun yung pinaka-real talk doon. May mga babae na gusto mayang ina-update. Oh babe, ano, tatain na ako, babe. Lalakad na ako, papunta ko sina, babe. Nagluto ako ng ganito, babe. Makakain na ako, babe. Nunguya na ako, babe. Lulunok na ako. Detalyado, no? May iba namang babae na parang the more sensible people na abnormal yung kanina, no? Oo naman, pre, hindi na normal yun. Agree ako din sa sinasabi ni Paul yan. Sige, tuloy mo lang, pre. May mga babae naman na, alam mo yun, tipong kontento na sila na malaman na parang, lalabas lang kami ng mga tropa ko. Sama mo, labas lang kami nila JC, nila Kiyapat. Tapos, mga what time kayo siguro makakabalik? Agad pong oras. Pero the entire time, hindi ka na niya ibabother. Kumbaga, enough na sa kanyang malaman kung ano ginagawa mo. O, babe, nandito ako sa ganyan. Kasama ko si ganito, sa ganyan. O, babe, nakauwi na ako ng bahay. Tutulog na ako. Tapos ang usapan, di ba? Tapos ang usapan. Binibigyan ka ng buhay, di ba? Mm-hmm.
kumbaga, meron kang space para sa sarili mo, meron kang space gumawa ng ibang bagay aside sa pag-update sa kanya. Masasabi mo ba na it comes then with maturity? Yung mga ganyan. It comes with, ang pag-work niyan, it comes with compatibility. May mga tamang lalaki para din dun sa mga nasaltik na babae. Yeah. Mm-hmm. Tama. Kasi may mga lalaki, hindi lang it doesn't just limit, vice versa. It's not limited to women. Eh. May mga lalaki ding kumahog din sa, alam mo 'yun, kumahog din sa ganyan, kumahog din sa asan ka na? Sino kasama mo? Pinsan mo ba talaga 'yan? Ganto ganyan rin. Dapat silang dalawa nung kabilang babae yung magpartner para wala na silang gagawin sa buhay nila kundi mag-update sa isa't isa. Alam mo, bumabata ka, no? Paranoid eh. Yun yung mga type of partner na dapat ginagawang housemate ni kuya. Yung 24 oras kayong magkasama sa bahay, wala kayong ibang gagawin kundi alamin yung ginagawa ng isa't isa. So kahit LDR pa yan, kahit ano pa yan, if makakakita ka ng lalaki na willing to wait. Kasi willing to stay. Siguro malaking bagay yung ipe-play ng trust at saka self-confidence pagdating sa ganyan. Self-confidence. Kung confident ka naman na maganda ako, hindi ako pagpapalit niyan, ganun. Not necessarily, kahit naman hindi magaganda, basta may kumpiyansa ka sa sarili mo. Hindi may naman yung yun. Basta may kumpiyansa ka lang sa partner mo. Kasi ang kumpiyansa, halimbawa kahit hindi ka naman talaga model type, pero sabi mo sarili mo maganda ka talaga, di ba? Correct. Yung point ko, maganda ka. Why? Ikaw, men. Hindi ko lang. Ako lang nagsalita. Si JC, hindi pa nakakasalita. Inubos ko ba? Hindi naman. Pero, agree naman ako sa lahat ng mga sinabi mo, Papi. Kung ikaw yung malayo sa pamilya mo at tinataguyod mo yung pamilya mo, tapos parang may isip mo magloko, parang ikaw rin mismo, syempre, di ba, mag-aalangan kayo. At saka, or most likely, nakikita mo sa mga kasama mo na ginagawa nila yun. Ikaw mismo, di mo na rin siguro gagawin gawa ng ang concern mo is yung naandito. Diba? Kung sino yung naandito, yung iniwan mo. So, might as well magpatino ka nalang dyan, bumalik ka sa pamilya mo ng buo, walang kasalanan. Alam mo sa sarili mo na malinis sa konsensya mo. So, wala kang itatago, di ba? So, ako naman, hands down ako. Kasi naman yung sa mga nasa abroad, may mga pamilya dito. Challenging po yun. Hindi basta-basta kasi yun eh. Kasi, laging, ang naalala ko lagi, pag nagkukwento yung tatay ko, siguro 70-30, 70% talaga, andun yung tukso talaga. Nandun. Hindi maiwasan talaga yun eh. Kaya, ang gagawin mo nila siguro diversion or inspiration para hindi ka matukso or hindi ka magloko, yung pamilya mong naiwan dito na isipin mo kung ano lang yung kinakain nila, kung ano yung ginagawa nila. Kumbaga, at the same time, vice versa rin. Kumbaga, bago ka umalis or kung sino iiwan mo, sabihin mo na sa kanila kung ano yung ginagawa mo doon, kung ano yung hirap na nararanasan mo doon para sa kabilang banda or sa end naman nila, hindi rin nila maisip na magloko or kung ano man. Kung yung pera na pinapadala nila, ilulustayin ba nila or hindi. Ikaw naman, on the other part, para hindi ka rin maparanoid na kung ano yung ginagawa nila. Parang ganun. Kumbaga, it takes two to tango. Intindi mo yung kabila, iintindihin ka rin nila. Ikaw ba, Kaya? Nakatry ka ba? Nang LDR. LDR. Ano man? Ako din naman nakatry. And para sa akin, yun nga, parang kung... Dalawa? Ako isa lang. Hindi talaga nag... Sa akin lang, hindi nag-work. Una sa lahat, kaya ko rin nasabi yung kanina, mga bagay kanina. It's not just based on my ideas. It's based actually on my experience din.
naman na kung bakit hindi nag-work yung... Yan. Kaya hesitant ako, Brad, kasi wala akong background ng LDR. So, kung sino man yung nakaka-relate doon or kung sino may experience doon, kayo yung somehow magpapatotoo dun sa mga sinabi kanina or dun sa video. Tsaka yun nga, additional lang din, kung ang tingin ko, some of the things that would make LDR work, yun, yung constant communication. Pero pag sinabi kong constant communication, hindi naman yun. Minuminuto. Wala na kayong ginawa. Wala na kayong ginawa, kundi ano yun. Constant communication na kahit man lang, alam mo yan, yung mga key parts of your day, ipaalam mo yung kumbaga, make sure na kapag masaya ka, napapaalam mo sa kanya kung ba't ka masaya. Nagiging parte pa rin siya nung kasiyahan mo. Kasi sa simula lang 'yon. Mga stages 'yan eh. Sa simula niya, kakalipad lang. Excited pa kayo every night. Usapan pa kayo mga after a few months, pa isa-isa na lang, mga update. True. Hindi talaga. Ito nyo pa talaga. Lahat talaga nangyayari. Tapos, walang mintis yun. Nagtatago ka na ng konti. Ganun yan. Siya din nagtatago na ng konti. Naghahanapan na kayo. Video call. Sino yung nasa likod? Kaninong paa yan? Sino nagpadala ng flowers sa iyo diyan? Kahit na pamigay lang talaga sa office 'yun dahil Valentine's, 'di ba? May mga ganoon eh, mga pamigay-pamigay lang ano. Pero again, Pat, aminin natin, hindi tayo yung mga partners na pang LDR nung time na 'yon. Kasi kung ngayon, kung ilalagay tayo, kumbaga, tama yung sinabi mo kanina, it also comes with maturity rin siguro. Kasi kung, for example, kahit sino sa ating tatlo ngayon, na mga may misis na tayo, ilalagay tayo sa sitwasyon na kailanganin natin talaga, or wag naman sana, pero kung lalagay tayo sa sitwasyon na kailanganin talaga nating umano, at least, wala na tayo dun sa stage na, na parang needy pa tayo masyado for attention ng partner or ano. Kumbaga, meron ka na panghahawakan. Again, tama naman din yan. Maturity naman din. Pag hindi talaga kaya, edi tanggapin natin. Hindi tayo meant for each other. Paubaya na, ni Moira. Paubaya? Ako, amo? Connected? Paubaya? Yeah. Connected paubaya pa rin. Paubaya na, ni Moira. Paubaya na sa kanya. Game na yung pangatlo na yan. Bakonsum na naman makapunta to. Last. Ganito ako pinalaki ng dad ko. Matapang, malakas ang loob. Lahat ng hirap kayang harapin. Pero, di ko akalaing masusubukan ng tapang ko ng ganito. Not like this. And that's when you showed me what being strong really means. Pendong, coaching ko ba? Nakatawag lang nila from the house. Positive daw si Dad. What? Nung akala kong di ko kakayanin, your love gave me hope. Di ako makatulog kakaisip kay Dad. I'm here for you, babe. No matter how long it takes. Kahit nahirapan ka, hindi mo ako iniwan. Tapos magiging positive din yung lalaki. When days began with sadness. Grabe yun. Tragic yun. Your love filled me with joy.
patay. Manok na naman, pre. Mukhang hindi kayo magbaburger, ah. Hindi naka-dinner na ako, eh. It was just too much. Your love was there to heal me. Ano wala yung tatay niya? Hero. Kaya kahit wala man sa tabi ko si Dad, nakayanan ko ang lahat ng ito. Thanks to you. Natuluyan, Pops. Yung ganda ng kotse, ah. Ay, hindi! Hindi pala natuluyan. Kala ko natuluyan. Ang cute. Okay. Yung boyfriend yung natuluyan. Ay. Strong. In my weakest moment, your love made me stronger. So. Medyo normal lang. Ano lang tawag doon? Family oriented. Typical. Kala ko bibigay si tatay. Kala ko yun. Yun yung twist doon, Pat. Hindi namatay. Hindi bumigay. May twist. Pero naisip nila na ano, masyado lang tragic tong ano na to, nakaraan na ano. Kaya huwag na muna nating dagdagan pa. Gawin natin ano, semi good vibes na. light lang. So lang. Ayun. Sakto. Wala ano ma, ano bang ano doon? Walang ganong ano. Siguro yung pagiging supportive partner lang. Misa kasi just being there ano eh. Good stuff. Oh, okay na. Oh. Malaking impact na sa isang tao eh. Correct. Depende, ano yan, kumbaga, it's not about kung gaano katagal kang nandun, pero kung kailan ka nandun. Kumbaga, kung yung time na kailangan. Na. Kaya nga, di ba, sabi ni Joshua, gusto ko sana nandun ako nung kailangan mo. Eh, yung pala yung nandun. Iba, ano? Iba. Iba. Iba yung nandun. Iba yung nandun. Ayun, hindi na kinaya ni Julia na naubos. Si Zay Loves Company, no? napunta na naman kay Moira. Diyos ko, kami. Balik na naman sa ano? Napunta si na naman kay Pinaubaya. Pero yun, honest feedback, ako, I just find it, wala, so-so lang. Not as good as the others. Light. So, yun. So yung series ng ano Jollibee for this Valentine's Day. Abang-abang naman tayo sa mga susunod nila like Mother's Day, Father's Day. Mother's Day. Yun yung matindi diyan, Mother's Day. Diyan ako nadadali ng Jollibee yung sa Mother's Day, Father's Day videos nila, putya. Iba yung kurot, eh. Iba yung ano eh. Pero Valentine's kila, anong tawag? Goosebumps na tatanggap mo eh. Kinabutan ka talaga eh. Mm-hmm, tama. Jollibee, baka naman meron kayong pang Halloween din dyan. Isabak nyo na rin pag Halloween. Total, magagaling na kayo gumawa ng video. Halloween. Pang magandang gabi bayan episodes, di ba?
Salamat, salamat. Salamat sa pagsama sa Abang React. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye.